Тілі телепом, кричить ночная птичка. Друзі побралися в дім, тим, кого не стичка. Magandang gabi sa lahat. Meron mga binahaging picture si Kent para sa atin na kanyang kinuna nung nagpunta sila sa Clark Air Base Hospital. Maaari lang tingnan niyo po ang screen kung interesado po kayong makita ang mga ito. Maraming salamat po. Ito na po ang kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ito po si Kent ng Midnight Stories na magbabahagi sa inyo ng aking mga kwentong kababalaghan. Isang araw, nagaya ang ka-office mate kong si Kurt na pumunta sa lugar nila sa Pampanga para puntahan ang abandonadong ospital sa Clark Air Base. Niyaya namin ang mga kasama namin sa trabaho pero hindi kami matuloy-tuloy dahil busy yung iba. Pero bago pa lang yung plano, may nagpapakita sa akin na isang lalaking matangkad at puro itim. Walang muka, puro itim lang ang katawan niya. Pinakita niya ang vision ng isang lumang ospital. Nung sinabi sa akin ni Kurt ang tungkol sa ospital, nagtugma sa pinakita sa akin ng lalaking itim, pero yung pinakita sa akin sa vision ay yung bandang likuran ng ospital. Mga ilang linggo ang nakalipas, hindi pa rin matuloy-tuloy ang plano namin hanggang sa nagpakita ulit sa akin yung lalaki. Ngunit sa pagkakataon na ito, nagsalita ito sa akin na, "Kailangan mo nang puntahan ang ospital. Matagal ka na nilang hinihintay doon." "Sino naghihintay sa akin doon? At anong kailangan niyo sa akin?" Tanong ko sa lalaking itim. Nag-uusap lang kami ng lalaki sa pamamagitan ng telepathy o sa isip. Ang sagot niya sa akin, "May papagawa kami sa iyo at kailangan mong gawin ang mga ito." Nung una ay hindi ko binigyan ng pansin ang mga sinabi niya. Hanggang isang araw, nasa bahay ako at nag-uusap kami ng friend ko na si Lance na bigla siyang nagulat dahil para may dumaan sa harapan namin. Pero ayon kay Lance, hindi niya nakitang mabuti. Para lang daw anino yung dumaan. Pagtingin ko sa pinto, nandun yung lalaking itim. Nagsalita muli ito sa akin. At ang utos nito, "Gawin mo ang papagawa ko sa iyo. Pumunta ka sa simbahan sa baklaran. Kumuha ka ng 3 kandila doon. Bumili ka ng pulang lighter. At pagdating mo sa ospital, may magtuturo sa iyo kung saan ka pwede magtirik ng kandila." Pero hindi ko pa rin siya pinansin. Isang gabi, nanaginip ako at sa aking panaginip, meron humahabol sa akin at napunta ako sa isang lugar. May nakita kong isang altar at dun sa altar na yon, meron larawan ni Mama Mary. Nakarga si Baby Jesus. Habang nasa harap ako ng altar, may nakita din ako na 3 batang babae na nakabasid sa akin. Ngumiti sila at nagulat akong bigla na napaharap sa altar. Tinaas ko ang mga kamay ko at humawa kay Mama Mary. Nagdasal ako sabay sign of the cross. Kinaumagahan, naglib ako sa trabaho upang puntahan ang aking kaibigan. Pagkatapos kong pumunta sa kaibigan ko, pauwi na sana ako nang biglang may bumulong sa akin na kailangan kong pumunta sa baklaran. Parang inihila ako at bigla na lang akong sumakay sa bus papuntang baklaran. Pagdating ko doon,
Dumiretso ako sa loob at nagdasal. Konti lang ang tao dahil Lunes. Habang nasa loob ako ng simbahan, naalala ko ang panaginip ko kagabi. Nakita kong larawan ni Mama Mary sa taas ng altar at saktong larawan ni Mama Mary sa aking panaginip. Laking pagtataka ko kasi si Mama Mary pala ang patron ng baklaran. Kaya pala dito nila ako pinapapunta. Parang may humihila sa akin na pumunta sa gitna ng altar nang may nakita akong isang babae na lumapit dito. Tinaas niya ang kamay niya at nagdasal sabay nag-sign up the cross. Sabay may bumulong sa akin, nagayahin ko daw yung ginawa ng babae. Hindi na ako nag-inarte kasi sa isip ko, para matapos na itong pinapagawa nila sa akin. At pumunta na nga ako sa gitna at hinawakan ng krus doon. Masyadong mataas kasi yung larawan ni Mama Mary. Kung sino man sa inyo ang nakapunta na sa Baklaran Church, makikita nyo yun. Nagdasal ako ng matimtim na sana yung magawa ko ng maayos ang kanilang pinapagawa sa akin. Pagkatapos kong magdasal, paglingon ko sa harap, biglang dumami ang mga tao. Nakaramdam ako ng hiya at lumabas na ako ng simbahan para kumuha ng 3 kandila na pinapakuha nila sa akin. Dumiretso ako sa sindihan ng mga kandila doon. Habang nandoon ako, kumuha na rin ako ng 3 kandila. Naghulog na din ako ng 3 piso sa donation box. Paglingon ko sa kanan, may nakita ko ulit na larawan ni Mama Mary na karga si Baby Jesus. Lumapit ako doon at tinaas ko muli ang kamay ko at nagdasal. Pagmulat ko, meron isang batang babae na nakatingin sa akin. Nakangiti ito. Siguro mga edad ng batang babae ay 3 hanggang 4 na taon. Nabigla ko na lang naalala sa panaginip ko ang 3 batang babae at pagtingin ko sa kabila, meron din isang batang babae at sa gilid, meron na naman isang batang babae doon. Nandun sila sa loob ng sindihan ng kandila at 3 sila ng mga batang babae. Naisip ko na ang panaginip ko ay tugma sa nangyayari sa akin ngayon. Ngumiti lang sila na para mga inosenteng ngiti ng mga bata. Ngumiti na rin ako sa kanila. Kumuha na nga ako ulit ng isa pang kandila at pumunta ako sa sulok para sindihan ng kandila. Habang nasa sulok ako, sabay tumingin ang mga bata sa akin muli at ngumiti lang din ako sa kanila. Pagkatapos ko magsindi, palabas na sana ako ng simbahan nang nakasalubong ko ang mga bata kasama ang kanilang mga nanay. Sumakay na ako sa bus nang bigla may bumulong sa akin. Itago mo ang 3 kandila sa pulang kahoy. Meron ka doon sa lumang bag mo. Hanapin mo. Doon mo ilagay ang kandila at lighter. Pag-uwi ko ng bahay, hinanap ko kaagad yung pulang kahon at meron ang nakalagay sa loob ng aking bag. Mga ilang araw pang lumipas, tinanong ko si Kurt kung kailan kami pupunta sa Clark. Ang sagot niya, busy pa daw siya masyado. Pero handa na akong pumunta doon. Hinihintay ko na lang ang hudyat ng lalaking itim. Dumating ang Friday, hindi na talaga ako mapakali at nagsabi na ako kay Kurt. Bro, kailangan ko nang pumunta sa Clark. Tinatawag na nila ako. Eh bro, sensya na. Busy pa ako. Sagot niya sa akin ng malungkot. Ako na lang ang mag-isang pupunta doon. Sabi ko sa kanya. Nag-myday ako sa FB at picture ng hospital ang pinost ko. Maya-maya, meron nag-chat sa akin. Si Abby, yung isa kong kaibigan na game kahit saan. Sabi niya sa akin, Uy Bes, kailan ka pupunta dyan? Gusto ko sumama sa'yo. Bukas, sama ka? Tanong ko kay Abby. Sumama nga siya kinabukasan. Nagkita kami sa MRT Tulay papuntang Trinoma doon sa terminal ng bus papuntang Clark.
Habang nasa biyahe kami, nag-usap kami para pampalipas ng oras. Bakit gustong-gusto mong sumama? Hindi ka ba natatakot? Tanong ko kay Abby. Natatakot, pero gusto kong pumunta doon kasi sikat yung ospital na yun at gusto kong ma-experience. Sagot niya sa akin. Halos isa't kalahating oras lang ang biyahe mula sa Trinoma papunta sa SM Clark. Nung dumating kami, pumasok kami sa SM Clark para mag-lunch. Nung papasok na kami sa SM, kakaiba na ang nararamdaman ko sa SM nila. Napakaraming tao, pero yung iba, hindi tao. Tumayo ang balahibo ko sa SM nila. Hinayaan ko na lang at kumain na lang kami sa Jollibee. Pagkatapos kumain, nagtanong-tanong kami sa mga taga doon kung paano makapunta ng ospital. Tinuro sa amin ang sakay ng jeep at sa kulay green daw kami sasakay. Nung nandun na kami, bumaba kami sa isang hotel malapit sa ospital. May natanungan kami na lalaking construction worker. Nag-aayos sila ng kalsada. Nagtanong kami kung saan yung papuntang ospital at ang sagot niya sa amin, diretsuhan lang namin ang lugar papuntang McDonald's. Naglakad pa kami ni Abby ng napakalayo at bigla pang umulan ng sobrang lakas. Mga ilang beses kaming naligaw para makapunta lang sa ospital. Nung papasok kami sa daan papuntang ospital, napakatahimik at walang katao-tao doon. Naglalakihang mga puno ang makikita mo sa paligid. Nung nandun na kami sa harap ng ospital, wala talagang katao-tao. Pero nung pumasok kami at idiretso na sana sa loob, biglang nakasalubog namin ang isang guard at pinapalabas niya ang mga tao doon na pumapasok na walang pahintulot. Nagpito ang guard sa amin na lumabas na dahil bawal ang trespassing sa ospital. Lumapit ang guard sa amin at pinapalabas na talaga kami, pero kinausap ko ang guard. Sabi ko, "Eh kuya, galing pa po kaming Manila. Pumunta lang talaga kami dito para makita yung lugar." "Bawal na pumasok dito. Maraming beses na hinayaan namin pumasok yung iba. Ayon, nahihimatay at may sinasapian pa." "Eh kuya, saglit lang talaga kami dito. May gagawin lang kami." Pakiusap ko. "Kuya, sige na please. Saglit lang kami." Pakiusap ni Abby sa guard. Parang biglang bumait yung guard nung si Abby na ang kumausap. Sabi ng guard, "O sige, sasamahan ko kayo, pero kayo nang bahala sa akin." "O sige kuya, samahan niyo po kami." Masaya na sabi ko. Inikot namin ang ospital at unang pinuntahan namin ang morgue sa basement. Doon daw maraming nagpapakita at nagpaparamdam. Bumaba kami papuntang basement at habang papalapit kami, parang nagibang simoy ng hangin at lumamig bigla. Napatikit sa akin si Abby at napahawak sa aking kamay. "Bes, tumatayo ang balahibo ko." Takot na sabi niya. "Okay lang yan, huwag kang matakot." Sagot ko kay Abby. Nung malapit na kami dun sa morgue, may nakasulat doon na, "Beware of ghost." Sa harap mismo ng pader, may drawing doon na isang lalaki at balak niyang saksakin ang lalaking bata. Sabi ko kay kuya, picturean niya ako doon. Pero sabi niya, sa pagbalik na lang. Nung nandun na kami sa basement, sobrang dilim ng lugar. Kahit yung flashlight ni kuyang guard, maliit lang ang ilaw. "Nandito na tayo sa basement. Sumunod kayo sa akin. Papasok tayo sa butas na maliit." Sabi nung guard. "Ha? Eh bakit kuya? Anong meron dyan?" Tanong ko. "Dito sa loob ng morgue." Sagot ng guard. Nung papasok na kami, biglang nag-iba na ang pakiramdam ko sa paligid. Wala akong makita
kundi ang ilaw lang ng flashlight ni Kuya at yung maliit din na flashlight ni Abby. Nandun na kami sa loob nang biglang nagtayuan ng mga balahibo ko pati sa batok. May narinig akong iyak ng babae. Hiniram ko ang flashlight ni Abby at hinanap namin yung iyak. Habang papalapit kami, lalo pang lumalakas ang iyak ng babae. Pagtutok ko ng flashlight kung saan nanggagaling yung iyak, may isang babae doon na nakaupo at humahagulgol. Nagulat ako nang biglang tumahan siya at napatingin sa akin. Napakalungkot ng kanyang muka at nung papalapit na siya sa akin, sabi ko sa kanya, "Hanggang dyan ka na lang." Tumayo lang siya sa harapan ko. Biglang sabi ng guard, "Oh, gusto niyo bang magpa-picture? Pipicturean ko kayo." Habang nagpipicture si Kuya, nasa likod niya lang yung babae at iba pang kaluluwa. Pinapalibutan nila si Kuyang guard. Sabi sa akin ni Abby, "Bes, kinikilabutan na ako dito." "O sige, bes, tapusin lang natin yung picture ni Kuya. Lalabas na tayo." Tugon ko sa kanya. Nakailang shoot kami at nandun pa rin yung babae. Hindi ko na sinabi kay Abby ang mga nakikita ko. Baka kasi lalo pa itong matakot. Nung papalabas na kami ng morgue, nakasunod ang mga kaluluwa sa amin. Doon ko first time na nakaramdam ng grabing kilabot. Marahil dahil na rin sa nagtitipon-tipon sila at nakasunod lang talaga sila sa amin. Papalabas na kami nung madaanan namin ulit yung graffiti ng lalaking may hawak na patalim na sasaksakin yung batang lalaki. Nakiusap ulit ako sa guard na magpapapicture ako doon at nung akmang pipicturean niya ako, yung flashlight niya na nakatapat sa akin para maliwanag, biglang humina at namatay yung ilaw. Pangalawang on niya ng flashlight, nag-on ulit at tinapat niya ulit sa akin. Bigla na naman yung namatay at sa pangatlo, biglang lumabas ulit yung babae at katabi na ito ni Kuya. Hawak niya ang kamay ni Kuya na mayroon flashlight. "Pabigyan mo naman ako, isa lang." Pakiusap ko dun sa babae. Pero sa pangatlong pagkakataon, namatay ulit yung flashlight. "O sige na nga, next time na lang ako magpapapicture pag maganda na yung cellphone ko." Sabi ko na may bahid na panghihinayang. Lumang model kasi yung cellphone ko at palobat na ito. Nakatitig lang sa akin yung babae at parang galit ito. Hindi ko alam kung bakit ganun siya. Parang pasan niya ang mundo at galit siya sa tao. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rose. Pagkakita ko palang kay Rose sa loob ng morgue, hindi takot ang nararamdaman ko kung hindi awa. Awa na napakalungkot ng kanyang muka at ramdam ko ang pangungulila niya sa anak niyang nawawala. Ramdam ko rin ang galit sa puso niya dahil sinisisi niya ang mga tao sa pagkawala ng kanyang anak. Kaya ganoon na lang ang bigat sa puso niya. Hindi ko rin siya masisi sa kanyang nararamdaman. Kaya sabi ko sa kanya, "O sige, hindi ko na pipilitin na magpa-picture dito. Pero babalik ako. At sa pagbabalik ko, makakapagpa-picture na ako ng malinaw." Sabi ko kay Abby, lumipat muna kami ng ibang lugar. Sunod namin pinuntahan yung cremation area. Habang papalapit kami sa lugar na yon, may ilang kaluluwa pa din na nakasunod sa amin. Hindi lang ako nagpapahalata kay Abby dahil ayon sa usapan namin, kung ano man yung makikita ko, wag ko daw sasabihin. Saka na lang daw kapag nakalis na kami dun sa lugar. Dumating kami sa cremation area at nakita nga namin ang parang isang malaking oven. Doon mismo nilalagay ang mga bangkay upang sunugin, sabi ng guard sa amin. May isang bata daw doon na sinunog at tawagin na lang natin siya sa pangalang Junjun. Si Junjun ay 9 years old. Dinukot siya ng mga kidnapper at nung panahon na yon na 1991,
abandoned na yung ospital dahil sa pagputok ng bulkan. Ang mga ibang gamit doon ay ayos pa. Isa na doon yung cremation. Nung hindi sumipot ang mga magulang ni Junjun, walang awa siyang sinunog doon at hinayaang maging abo. Nung nagkakwento sa akin yung guard, bigla ko nakaramdam ng kilabot at biglang lumitaw sa harap namin si Junjun. Kulay itim ang buong katawan niya at sunog na sunog ito. Di ako nagpahalata na takot ako. Nakatitigang naman sa amin si Junjun. Lumipat kami ng ibang lugar at nakasunod pa rin sa amin yung mga kaluluwa. Napunta kami sa isang malawak na lugar at sabi ng guard sa amin, may mga bisita daw dito na dumalaw at may nakutan daw sila na isang picture doon na isang lalaki na matangkad at nakasilip sa pader. Di na lang ako umimik kay Kuyang Guard. Sabay sabi niya na, oh, hanggang dito na lang kayo. Bawal nang umakyat sa taas at delikado na. Medyo marupok na mga pader at palapag. Baka mag-collapse kaya umiwas na lang kayo. Nung palabas na kami, doon niya kami sa likod pinadaan. Baka daw kasi makita siya na isang kasama niya na naka-duty at baka pagalitan siya na pinapasok kami. Nung nandun na kami sa likod, may isang kotse na huminto at may bumaba ng mga kabataan. Lumapit ang mga ito sa amin. Tinanong ni Kuya Guard kung pwede silang pumasok sa loob. Sabi ng guard, ay ma'am, bawal po kasi mahigpit po na bilin sa amin ng may-ari na huwag kami magpapapasok na kahit sino man. Kaya walang nagawa mga kabataan at napilitan silang umalis na lamang. Sabi ko kay Abby, ang aga pa, hindi ko pa nagagawa ang misyon ko. Iwan ko na kayo dito, mag-uronda lang ako. Sabi ng guard sa amin. Umalis yung guard at naiwan kami sa likod. Mga 4 p.m. lang yun at 6 p.m. pa ang aking misyon. Nang biglang sabi sa akin ni Abby, uy, mag-ikot-ikot muna tayo ulit. Eh, baka pagalitan na tayo ng guard pag nakita tayo. Sabi ko, pero hindi rin ako nakatiis. Ang ginawa namin, pumunta kami sa bandang gilid ng ospital at pumasok kami doon. Pasaway lang talaga kami. Kasi naman sa sobrang laki ng ospital na yun, hindi mo talaga ito maiikot ng isang oras lamang. Habang nasa gilid kami ng ospital, papasok na sana kami sa loob nang biglang nagsabi si Abby. Bes, huwag na tayong tumuloy dyan banda. Sa iba na lang tayo. Nanginginig na sabi niya. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang natakot, pero umikot na lang kami at pumunta na sa harap ng ospital. Tumambay kami ulit sa may waiting shed. Naghihintay kami ng oras para maglakas loob na kausapin muli ang guard at sabihin kung ano talaga ang totoong pakay namin sa ospital. Naghintay kami sa may waiting shed ni Abby ng mga kalahating oras. Sakto namang biglang dumaan yung guard na nag-ikot sa amin kanina. Nagulat ito at sabi niya, oh, ba't nandito pa kayo? Akala ko umuwi na kayo. Naglakas loob na akong sabihin sa kanya kung ano talaga yung pakay namin. Pinaliwanag ko sa kanya lahat-lahat at naintindihan niya naman ito. O sige, ako nang bahala sa kasama ko at kakausapin ko siya na payagan kayo na gawin ang misyon niyo dito. Sagot niya sa akin. Mga bandang 5:30 p.m. nung pumasok muli kami sa ospital at nandun na nga nakabantay ang isa pang kasama niya. Malayo pa lang, kita ko nang sa kasama niya, ayaw na ayaw nito na iniistorbo sila sa pagbabantay. Nasa gilid lang kami habang kinakausap ng guard ang kasama niya kung ano ba talaga ang totoong pakay namin. Mga ilang sandali pa, tinawag na kami ni Kuyang Guard at pinakilala niya kami sa kasama niya. Sabi ng kasama niya, totoo ba ang sinasabi ng kasama ko tungkol sa misyon niyo dito? Opo, pero magagawa ko lang po yun kung papayag po kayo. Ang aking sagot.
Pumayag naman si Kuyang Guard sa gagawin kong misyon sa ospital. Pero bago ko gawin yun, kailangan ko munang puntahan ng lalaking itim na nagpakita sa akin sa bahay, pati sa office. Hinanap ko siya doon sa ospital at nandun pala siya sa third floor, naghihintay sa akin. Ang sabi ko sa mga guard, bago sumapit ang 6 p.m, kailangan kong mapuntahan ang lalaking itim doon sa third floor. Nakinig naman sila sa sinabi ko at pumunta kami sa third floor. Nakita ko nga tumawag sa akin at nag-usap kami. Sinabihan niya ako kung saan ba na dapat magtitirik na kandila at dapat saktong oras, 6 p.m. Dapat na kasing dina ang kandila ng mga oras na yon. Habang nasa third floor kami, biglang umulan ng malakas. Pero ilang minuto lang ito at tumigil na pagkatapos. Sabay-sabay sa akin ang lalaking itim. Ako na ang bahala magtipo ng mga kaluluwa dito. Dapat pagdating ng 6 p.m, mabuksan mo na ang portal. Nang bigla na lang bumigat ang paligid at lumapit sa akin si Abby. Bes, bigla akong nahihilo. Sabi niya sa akin na namumumutla. Lumapit din ang guard sa akin at nagtanong. Eto na bang sinasabi mo? Nandito na ba sila? Tinawag na lalaking itim ang mga kaluluwang nakulong doon at ako lang daw ang makakapagpalaya sa kanila. Sabi sa akin ito, doon na kayo magabang sa baba. Tatawagin ko pa ang iba na gustong makalaya dito. Bandang 5:40 p.m. nung bumaba na kami. Sabi ng isang guard sa akin, sa 3 taong ko dito nakabantay, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kilabot na parang tumatagos sa katawan ko. Bumaba na kami at nagabang kami sa lugar kung saan ko bubuksan ang portal. Nagsindi ako ng kandila at paglingon ko sa aking likuran, bigla akong nagulat sa aking nakita. Mga 200 hanggang 300 na kaluluwa ang nakaabang na mabuksan ang portal. Bigla ko nakaramdam ng saya at lungkot na sa wakas, mapapalaya ko na sila. Pero hindi lahat ay gustong makalaya. Yung iba ay nandun lang para magmasid at may hinihintay pa, kagaya nila Rose, nila Junjun at nang iba pa. Sumapit ang 6 p.m. at sinindihan ko na ang kandila at nagdasal ng Our Father. Maya-maya ay biglang lumiwanag ang lagusan. Natuwa ako na ang mga kaluluwa na gustong makalaya ay makakalaya na. Sinabihan ko sila, pwede na kayong tumawid sa kabila. Habang nakasindi ang kandila, ang ibig sabihin nito, bukas ang portal. Kapag namatay na ang kandila, magkasarado na rin yung portal. Habang bukas yung portal, kahit anong hangin sa paligid ay hindi nito magagawang patayin ang ilaw ng kandila. Nakakataba sa puso na makita mo ang mga kaluluwang matagal na nakakulong sa ospital. Sa wakas, makakatawid na sila sa kabilang buhay. Pero hindi lahat tumawid. May mga iba na nagpaiwan. Ang sabi ko kay Abby, tingnan mo yung kandila. Mamaya paglabas ko ng ospital, kusa na itong mamatay. Nung nakatawid na nga ang lahat na gustong tumawid, lumabas na ako at piling nagulat sila Abby pati si Kuyang Guard dahil agad na namatay yung kandila. Nung nasa labas na kami ni Abby, natuwa ako kasi nagawa ko na ang aking misyon. Sabi ko sa guard, Kuya, babalik pa po kami dito at sa pagbalik namin, sabihin niyo po kung ano na ang pinagkaiba mula nang tumawid na sila at kung gumaan na ang paligid. Pero asahan niyo kuya, hindi mawawala ang pagpaparamdam dito dahil hindi lahat sila gustong tumawid. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa pakikinig. Manood kayo sa weekly update ni Clark sa darating na linggo. May mga predictions ako na ibabahagi tungkol sa sakuna
at mga babala sa mga darating na buwan. Muli, ito si Kent ng Midnight Stories. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sana batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants na nanonood at nakikinig po sa akin ngayon. Maraming salamat po. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga kayong panig mundo na naroon ngayon. At sa mga katulog ko naman po nandito lang sa Pilipinas, kaya hindi yung mga tagaibang dimensyon at tagaibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks, I hope na nasa mabuting kalagayan po kayo lahat. Okay, so happy weekend guys. So maraming salamat po sa inyo pong pakikinig po sa Dolls and Spooks. So ito na naman po yung pong kwento po ni Midnight Stories or ni Kent. So ito nga po yung kanya pong series na regarding nga po dun sa pagpunta po niya dun sa Clark Air Base Hospital. Okay, so gusto ko makapunta dun. Bukod sa kapangalan ko yung lugar, Clark, okay? Yun nga, so talagang marami na nga talagang nagsasabi na very haunted nga po talaga yung lugar na yun. So ako, alam niya naman, medyo may pagka-weird. Gusto ko talaga maka-experience ng ganyan, makapunta sa isang lugar na talagang haunted o yung talagang maka-experience ng multo. Pero not necessarily makakita na forever ng multo. Kasi nga, sabi ko nga, diba, nung nakaraan, ayoko na ngang magbuksan nga yung third eye ko. So, okay na ako na walang third eye. But still, gusto ko pa rin maka-experience. Siguro yung parang isang experience lang na hindi naman not necessarily na araw-araw na ako nakakaramdam or what. Okay, so ayun po. But anyway, so discuss na nga po natin yung kwento po ni Kent. Okay, regarding nga po dun sa kanyang pagpunta po doon sa lugar na yon, sa Clark Air Base. Bakit hindi ko ma-pronounce yung Air Base? So, Air Base Hospital. Okay? So, yun nga. So, nagpunta siya doon kasi meron naghihikayat sa kanya na isang lalaking anino o lalaking itim according sa description niya. So, pinakita ko naman po sa inyo kung ano po daw yung itsura po ng mga nung lalaking anino na yon according kay Kent. Okay? So, hindi naman yun yung mismo lalaking anino na tinutukoy niya. Ganun lang daw yung itsura. So, parang imagine na shadow person, yung shadow people, na kinikilabutan talaga ako sa mga ganun. Nakakatakot yung itsura nila para sa akin. But anyway, so ganun nga yung itsura. Pero according kay Kent naman, mabait daw to. Mabuti daw tong nilalang na ito. Since yun nga, hindi naman niya balak na maghasik ng lagim or what. Gusto nyo nga niyang tulungan nga yung mga kaluluwa na na-stuck doon sa hospital na yon, okay, para makamove on na sila. Okay, but anyway, so may mga requirement, okay, or may mga hinihinging mga kung ano man itong lalaking itim na to para mapalaya nga yung mga kaluluwa doon. So, kailangan ng kandila na galing doon sa Baclaran Church, okay, na I'm not sure kung bakit specifically dapat galing sa Baclaran Church, kung baka pwede naman ibang klaseng kandila o galing, nabili lang na kandila, ganyan. O kaya naman, bakit kinakailangan red na lighter? Okay, and then bakit kailangan ng red na box? Yung mga ganun ba? Tipong masyadong specific, di ba? Buti na lang, hindi naman yung tipong pahihirapan ka na tipong kailangan ko ng, ano, ng bulaklak na tumutubo lang every 5,000 years na makikita lamang sa bundok ng tralala. O parang mga ganun, di ba? Na parang hirap-hirap na hanapin. But anyway, so ayun nga, nakuha naman lahat ni Kent yun. At nagkusa na nga siya na pumunta doon sa lugar na yon. Buti na lang sinamahan siya ni what do you call this? Sinamahan siya ni Abby, okay? Na makapunta nga dun sa lugar na yon, para hindi naman siya yung tipong talaga nag-iisa. Okay, but anyway, nung nagpunta nga sila dun, buti na lang talaga kasama niya itong kaibigan niya. Kasi sabi nga ni Kent, parang nagka-crush yata yung security guard. Hindi naman sila na molest siya o kung ano man. Pero hiningi nga daw yung number noong kaibigan daw niya, okay? According to Kent, okay? Na siguro binigay naman or what, pero not sure kung in-entertain ba nila after that or hindi na. Pero yun nga, sabi diba meron nung part doon na kayo nang bahala sa akin. So huwag kayo mag-alala, hindi naman nila binayaran yung guard na yon. So naano naman, sapat na daw yung parang hamburger kasi may burger sila na baon noon. Okay, binigay daw nila dun sa guard na siguro kawawa din, nagugutom. So maging mabay tayo sa mga guard. Imagine, I expect na parang kaunti lang siguro o maliit lang yung kanilang sinusweldo, yung kinikita nila doon sa pagkatrabaho nila, and then napakahirap ng trabaho nila. Ini-expect mo na parang ang dali lang kasi nagbabantay lang sila doon. Wala naman talaga silang tipong, hindi ka tuloy yung nalang nagbubuhat ka, yung parang sa construction worker o kaya yung tipong isa kang factory worker na talagang busy-busyhan ka.
Okay, pero mahirap pa rin trabaho nila talaga. Imagine po. Okay, and then aside from that, okay, so yun nga, nakita nga nila yung mga multo na nandun sa loob ng Clark Air Base Hospital. Okay, according to him, kay Kent, marami naman na daw ng mga kaluluwa doon na umalis na. Ibig sabihin, nag-move on na sila, pumunta na sila sa liwanag para nga makapunta na sila kung dapat saan sila mapunta. So, whether it's langit o impyerno and all. Okay, pero ayun nga. So, meron din pa rin naman ang paiwan. So, ibig sabihin, hindi pa sila ready na mag-move on. So, maaaring yung babaeng iyak ng iyak, meron siyang hinihingi na hustisya na hindi niya pa makamit. Same goes to Junjun. Kukinila po na ako dun sa kwento ni Junjun. May narinig na rin akong ganyan. Actually, nanonood yata ako ng misteryo ba to. Hindi ako sure kung yung pong hospital na ba yun, yung same din ng hospital na to, yung Clark Air Base nga. Na meron nga rin kasing nabinanggit doon na parang blue daw yung mata. Okay, nung batang yon. Okay, na tawag dito pinatay nga, kinidnap dyan, pinatay, yung parang isinunog nga ng buhay. Okay, so not sure kung bakit ganun ka-brutal, napakawalang kwenta, napakasama ng taong gumawa noon. Okay, imagine, gagawin mo yun sa isang bata. Actually, for that matter, kahit sino, mapahayop man, mapatao, bata man o matanda, gawin mo yun, okay, na parang papatayin mo sila by way of burning them to death, sobrang napakasama. Lalong-lalo na kung inosente naman yung taong yun. Okay, so sobrang so bahala na si God na magparusa sa kanila. I'm sure na kahit makatakas man sila sa batas ng tao, hindi sila makakatakas sa batas ng Diyos. Okay, so lagi natin tatandaan na palagi po tayo magdadasal. Okay, pagdasal na lang po natin yung mga kaluluwa na hindi matahimik. Okay, at sana po ay makakita na po sila ng katahimikan and then makapag-move on na po sila. Then sana nga po ay hindi na po sila mag hasik na ilagim kasi yung iba kasi medyo bitter din yun nga na sumasanib sila, gumagawa sila ng paraan para makapanakit ng kapwa nila, yung mga nabubuhay pa rather yung kapwa nila. Okay, and then sabi ko nga po doon po sa kwentong ito, may mga revelation po kasi tsaka mga parang mga prediction po si Kent. Well, actually hindi naman talaga totally sa kanya galing, so more on dun sa amang niya. Kasi nga po itong kwento talaga ni Kent, okay, so more, nag-revolve po talaga to sa isang tao, okay, na kanyang nakilala, okay, na isa nga pong manggagamot. Okay, so, later on, I think next week, starting next week, so we'll start reading kung ano na nga po yung mga karanasan ni Kent kasama po ng manggagamot na yon. Okay, and then yung po manggagamot, meron nga rin po siyang mga, shinare nga po ng mga predictions, okay, para po sa darating po ng mga buwan. So, babasahin ko po yung mga yon. Although part po siya ng kwento, pero babasahin ko lang po yung mismong prediction sa darating po natin na weekly update, okay, and then shout out this coming Sunday. So, watch out for that. And then later, okay, so interview ko na po with Silent Rasta at 1 PM po yon, January 18. So, wag niyo po palalagpasin. Sana lahat po tayo makapanood at makapakinig ng live, okay, dun po sa ating pong interview with Silent Rasta. So, may time pa kayo para makapagbigay po ng inyong mga katanungan para sa kanya kung may gusto po kayong tanungin. O pwede naman ninyong itanong na lang din po sa mismo pong live stream, okay, later po. So, abangan nyo po yan. Asahan ko po na makakadalo po kayo. Okay, so yun lamang po. So, maraming salamat po again sa lahat po ng mga nakikinig po dito sa Dalsin's Books. Thank you po talaga sa supporta nyo po sa akin. Huwag po sana kayo mag-asawa pong sumuporta. At kung may mga stories po kayo, ipadala lamang nyo po yan sa dalsinsbooks@gmail.com para mabasa po natin siya dito sa ating channel. Okay, so yun lamang po. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dalsinspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.